Sa panahon ngayon, hindi nga lang daw kape ang instant. Pati na rin daw ang pagpapapayat. Kapatid ko, effective sa kanya, kaya parang sa tingin ko, effective din sa akin. Gusto ko na lang mag-take ng risk, basta pumayat po ako. Hindi ka lang daw magigising sa kapeng ito. Feeling ko that time, hindi na ako kagusto-gusto dahil sa tiyan ko. Gigisingin ka rin daw nito sa katotohanan? Nagsisisi ako kung bakit ininom ko siya. Nag-decide po ako na itigil na siya. Para kay Mark, angle is the key para maitago ang tiyan tuwing nagpapapicture. Number one is yung insecurities ko talaga sa physical appearance ko. Mabilis po ako mapagod, unlike before. Medyo nahihirapan din po pag nagsasapatos. Back noong December pa parang, ayun, naiwan, ganyan, na-ghost. Kung di pa nga raw daw siya na-ghost, hindi pa raw siya magsisimulang mag-diet. Parang iniisip ko talaga, baka may problema sa looks ko. Kaya naman, ang kanyang pasabog. Oplan, balik alindog. Naramdaman ko po nung pumayat ako, syempre po number one is happy talaga kasi nga po yun po talaga yung gusto ko mangyari, and syempre parang nagain ko po ulit yung confidence na parang nawala sa akin. Pas naging comfortable na rin po ako mag-pictures, naging happy naman po talaga ako dun sa result. Pero sabi nga nila, magkape ka kaya para kabahan ka? Nagsisisi ako. Nag-decide po ako na itigil na siya. Si Mark kasi, nang magkape, literal na kinabahan. Ano kaya ang dahilan? Inutusan po ako ng kapatid ko sa Canada na bumili po ng slimming coffee kasi po effective po sa kanya. And na-curious po ako kasi parang nahihirapan po siya pumayat dahil po sa PCOS niya. Na-surprise po ako kasi pumayat talaga siya. Goal ko po talaga na palitin yung chan ko, kaya kahit po ano, kahit po may nararamdaman po ako, okay lang, ganyan. Pinupush ko pa rin po talaga kasi sobrang insecure nga po ako dun sa part ng chan ko. Paano ba naman kasi? Ang ininom niyang slimming coffee, may iba raw epekto. Hindi po kasi talaga ako makatulog. That time po, gusto ko magpatakbo sa ospital kasi nga po, grabe po talaga yung side effects na nararamdaman ko after uminom ng slimming coffee. Ang slimming coffee na ininom ni Mark, talamak pala ang bentahan online. Ang problema, hindi ito aprobado ng Food and Drug Administration o FDA. Unfortunately, may mga slimming coffees na lumabas na really effective. However, they have hidden ingredients. Hidden meaning, pag tinignan mo ingredient list nila, hindi mo sila makikita. And really, what's dangerous about them, kasi yung mga hidden ingredients nila ay mga banned na, mga weight loss drugs. Ang mga ganito raw kasing instant pampapayat, kadalasan, may ingredient na sibutramine. After 2 years na being released in the market as a weight loss drug, merong isang malaking study na lumabas noong 2010 na yung mga drugs o yung mga patients na umiinom ng weight loss drug na sibutramine ay mas mataas ang risk na magkaroon ng hypertension, stroke, and heart attack. So may mga deaths associated with it. Sinusuppress niya yung ating appetite. Noong 1997, nilaunch yan sa market. So, ginamit siya. But unfortunately, nung siyempre marami nang gumamit, marami nang pag-aaral, lumabas na yung mga side effects niya, na-ban siya nung 2010. Hindi na siya recommended by the FDA. Unang araw pa lang, negatibo na raw ang epekto nito kay Mark. Nagpalpitate po talaga ako ng malala, ganyan. Nahihirapan po ako huminga. Tapos parang gusto ko nilang po humiga, tapos mararamdaman mo talaga is sobrang dry po talaga ng lalamunan mo. Iba po talaga yung palpitation niya compare sa nag-jogging. Sa sobrang palpitate ko talaga is parang feeling ko hinang-hina ako, ganun. Ayon sa bariatric surgeon and medical nutrition specialist na si Dr. Reynaldo Sinamban, ilan sa mga epekto ng mga ganitong slimming coffee ay ang pagtaas ng blood pressure at heart rate, insomnia, sakit ng ulo at panunuyo ng lalamunan. Remember, yung brain meron din connection sa ibang vital organs, no? Like sa heart, sa kidney, sa liver, no? Yun din ang mga effects niya. So doon, meron din siya mga effects doon sa mga pathways na ganun eh. Paalala pa ni Doc,
hindi dapat ito sabayan ng ibang gamot. Way back 1997, may initial study kasi on sibutramine na nagpapababa ng timbang. Pwede rin siya magkaroon ng reaction sa mga ibang ingredient na content ng coffee. Therefore, yung effects niya mas lalong nagiging grabe. May tinatawag kasi kaming drug-drug interaction. So, ibig sabihin, pag may isang drug, sinamahan mo pa ng isang drug, kuminsan nagkakaroon ng enhancement ng effect ng drug na yon. So, pwedeng hindi ito makabuti doon sa ating mga individual or mga pasyente. Ayon naman sa cardiologist na si Dr. Erdie Fadregilian, may hahalintulad daw ang sibutramine drug sa shabu. Sibutramine ay tinatawag naming congener of methamphetamine, commonly known as shabu. Ang difference lang nila, walang addictive potential ang sibutramine. Meaning, hindi ka naman talaga ma-addict with it. May mga bansa pa rin na gumagamit ng sibutramine, pero this is under prescription. Ibig sabihin, with guidance of a doctor. Yung mga slimming coffee, unfortunately, hindi naman natin alam kung gaano kadami yung laman nila and even yung direction kung paano sila dapat inumin kung yun talaga ay tama. Sa kagustuhang pumayat, ipinagpatuloy raw ni Mark ang pag-inom ng slimming coffee. Nakita ko po siya nung ika-4 days ko talaga. And napansin ko po talaga na maliit na yung chan ko, lumiit po yung mukha ko, ganyan. Mula 33 inches, lumiit daw sa 29 inches ang kanyang waistline. Pero pumayat man, itinigil na raw niya ito nang makasama na ito sa kanyang kalusugan. Kahit gutom na po ako, hindi pa rin po ako makakain kasi wala po talaga akong gana. Nag-decide po ako na itigil na siya kasi nga po naapektuhan na yung work ko. Hindi ko na po matake yung side effects na nararamdaman ko. And I think po pag pinagpatuloy ko po siya, baka mas mapaaga pa ako. Para po sa marami sa atin, di ba, coffee is life. Lalo na dahil gusto nating labanan ang puyat. Pero alam nyo ba na ang kape rin daw ay panlaban sa taba? Aba, paniniwala raw kasi ng iba, sa pag-inom daw kasi ng black coffee, eh walang kailangang asukal na nakapagpapakontribute syempre sa pagdagdag ng timbang. Pero nakaka-boost pa rin daw ito ng ating energy. Nakakagising na, nakaka-fresh pa. Pero ang tanong, Doc, effective nga ba ito at ligtas? Yung black coffee ang name-mention sa mga diet programs. Kasi yung black coffee, wala siyang fat, wala siyang sugar or mga carbohydrates. So therefore, kung nagda-diet ka, nagtitake ka ng coffee, so less calories. Effect pa kasi yung black coffee, yung sabi nila, nag-i-increase ng tinatawag nilang thermogenesis, yung pagsunog ng fats sa katawan. Usually recommended yun the morning, so before any exercise, para ma-enhance lalo yung activity mo. May paalala ang ating eksperto bago sumubok ng anumang produktong pampapayat. Just make sure that they take it in a healthier way. Like for example, coffee, limited to 300 milligrams of caffeine a day or 3 to 4 cups a day. And for slimming capsules, slimming supplements, again, FDA clearance, read the labels, and watch out for side effects. Si Mark natuto na raw. Hindi na raw siya aasa sa mga produktong pampapayat. Yung ginagawa ko na lang po ngayon is less eat na lang po talaga, tapos minsan po fasting, ganyan. Ma-maintain ko na lang po yung kilo na gusto ko. Kung gusto raw pumayat, healthy and active lifestyle daw ang dapat. When it comes to weight loss, ang talagang cornerstone are healthy lifestyle, caloric restriction, healthy diet, active lifestyle. Hindi kakayanin ng isang treatment lang, di ba? So dapat tinatawag namin multidisciplinary approach. Ang mainstay talaga ng treatment is diet and exercise. Tandaan, bago gumamit ng anumang produkto, siguraduhin lisensyado ito at aprobado ng mga eksperto para masigurong ligtas sa kalusugan.